Nako, part 5 po ng story ni Joseph. Guys, sana po kapulutan nyo to ng kahit maliit lang na motivation. Makapag-share ako sa inyong lahat. Thank you so much po sa lahat ng sumusubaybay ng mga content ko. Para po sa ating lahat to, sana po kahit papano napapangiti ko kayo. So yun na nga po, so nakakulong na po si Joseph, pinakulong po siya ng general. Medyo matagal pong panahon siyang nakulong. Tapos po, may dalawa din siyang kasamang nakakulong doon. Siyempre, may mga nakakulong din doon. Yung isa pong nakakulong doon, napanaginipan ni Joseph. Tapos, ayaw niya po sanang sabihin doon sa preso doon kung anong panaginip niya. Napilitan na rin siyang sabihin. Kaso hindi nga po believer lahat ng tao eh. So, yung panaginip po nung lalaking yun, nagkatotoo. Ang panaginip po ni Joseph, papatayin yung preso na yon, palalabasin, tapos papatayin din. Tapos yung isa po doon, sinabi po ni Joseph na pababalikin siya sa trabaho, gagawin siyang parang kusinero doon sa kusina ng palasyo. Nagkatotoo din po, kasi talagang pag ikaw po, parang pinili ka ng Diyos, meron ka talagang mission. So guys, bear with me. Subaybayan niyo po yung kwento ni Joseph kasi inspiring din po ito, parang si Lazaro. So, until dumating po yung napakahirap na sitwasyon sa hari ng Ehipto, ng Egypt, nananaginip po yung hari ng paulit-ulit. Tapos, hindi niya po maipaliwanag pati ng mga matatalinong mga manghuhula o kung anong mga magician kasi noong unang panahon uso po yun sa kanila. Ikikwento po nung mga magagaling na mga siguro mga espiritista kung anong meaning nung panaginip nung hari, wala pong makapagpaliwanag hanggang sa nabanggit po nung isang kawal siguro dun sa kusinero na dating nakakulong na sinabi nung lalaking yon na merong isang nakakulong sa kulungan na nakakapag-relate, nakakapag-kwento, nakakapagpaliwanag ng sobrang pagandang paliwanag na nagkakatotoo. Yun nga po si Joseph. So, pinatawag po nung hari si Joseph dahil sa kwento nung isang preso na yun. Naku guys, Diyos ko, ang haba po eh. Talagang sundan nyo po yung susunod na part. Thank you guys for everything. Thank you sa pagsubaybay at pag-view ng mga content ko. Thank you so much po. Sana po lahat tayo laging ingatan ng Panginoon. Huwag po tayong bibitaw sa pagtitiwala natin sa Diyos. Gawin po nating sentro ng buhay natin ang faith natin kay God. Take care all of us. God bless all of us. Sundan niyo po yung susunod na part.